Sa datos ng City Health Office, as of October 1, 2021, umabot na sa 3,558 doses ng COVID-19 taxi ang naiturog sa mamayan ng Cotabato City ngayong Linggo. 201 naman ang tumanggap sa first dose mula sa priority groups A1 or frontline health workers at 146 naman ang full vaccinated na. Para sa priority groups A2, senior citizens umabot na sa 75 ang naturukan ng first dose at 68 naman ang full vaccinated. 273 naman ang nakatanggap ng first dose mula sa priority groups A3 o adult comorbidities at 871 na italang full dose at para sa group A4 or essential worker nasa 575 tumanggap ng first dose at 649 naman ang full vaccinated. Habang sa mga indigent population of priority A5, 700 lang tumanggap na first dose ng COVID-19. Sa ngayon, umabot na sa 92,814 total of administered. 48,126 ito'y bilang nakatanggap ng kanilang first dose COVID-19 vaccine at 44,688 naman ang bilang full vaccinated. Nagpapatupad ng temporary lockdown sa Cotabato City sa gitna ng community quarantine laban sa COVID-19. Dahil dito, isasara na ang lahat ng entry at exit point ng syudad. Ipapatupad din, no ID, no entry policy. Curfew na sa alas 8 ng gabi hanggang sa alas 5 ng umaga. At pagsasara lahat ng commercial establishment. Nagsimula na rin ang creative community quarantine sa Midsayap, Cotabato. Lahat ng papasok sa bayan, kailangan dumaan sa thermal scanner, magpakita ng ID at sumailalim sa profiling para matiyak kung sila nga ay taga roon. Suspended dito naman lahat ng pasok sa paaralan habang pinagbabawal na mass gathering maliban sa living. May curfew rin mula sa alas 9 ng gabi hanggang sa alas 4 ng umaga. Tigil operation naman ang General Santos City Airport dahil sa banta ng COVID-19. Narito kami, nag-uulat. Ako si Hannah May Tuna at narito ang mga balitang dapat ninyong tutukan. Sa unang balita, patuloy pa rin ang pag-arangkada ng National Idol Registration. Para sa balita niyan, narito ang ibang mga impormasyon. Tuloy-tuloy ang operasyon ng Philippine Identification System o PIS sa kanilang registration process para sa National Idol. Hinihikayat ang lahat ng mga sasakyan, lalo ng step 2 na mag-toll sa ating registration center na matatagpuan sa masabing bayan. Ganito ang itsura ng National ID of Philippines Identification na target ipamahagi ng gobyerno upang mabigyan ng valid proof of identity ang bawat Pilipino at sa mga lingkong nanginirahan sa bansa. Sa iba pang mga balita, nakatanggap ng mga lingkong kapot ang mga senior citizens sa pamamagitan ng Pilipinang ang browsing na sabi ng gobyerno. Sa gitna ng pandemya at pangamba ng magkasakit, halaga na may protection mula sa mga nagbabat ng mga karamdaman. Pupuli na lamang at inisyatibo ng Publika on Wealth ng isating governor ng bayan at nakatanggap ng mga pinamod na mula sa proyektong ito. Isang launching activity para sa proyektong Publika on Wealth na layunin maligay ng libreng mga gamot.
Inilunsad ito sa Barangay San Gabriel, Sisad General Mariano Alvarez, Cavite, noong December 23. Inihatid ng nasabing gobernur sa pangunguna ni Cherry Ulaez sa mga bahay-bahay ang mga gamot upang hindi na kailangan pang pumila ng mga beneficiaries ng programa sa mga butika. Ang tanging kailangan lang ay magpresenta ng reseta at tutugunan na ito ng mga barangay health worker at ang punong barangay ng bayan. At yan ang mga balitang nakalat namin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagtuto. Muli ako po si Hannah Maycuna, nag-uulat. Another story to hear. What's another laugh or two? What's another tick on the clock when it's magic shared by you? What's another smile to give? What's another kiss or two? What's another line to say when it's love shared by you? A cup in hand, you know it's worth your while. Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Almed Cayalala. Aking ibabahagi ang aking nakalap na balita na mula sa International Report. Naging mahigpit ang kompetisyon sa 70th Miss Universe na ginanap sa Israel. At sa huli, ang nahuli ay si Miss India. Alam mo nito, maya-maya. And the new Miss Universe is... Si Harnad Sando ng India ang kinaroonahan sa Miss Universe 2021 na ginanap sa Iliad, Israel. Ang 21 years old na aktres at model ang ikatlong Miss Universe mula sa India. Bukod sa Voice of Beauty ng Dalaga, nagpamalas din ang talino ni Sando. Sa question and answer segment, kailangan na raw umaksyon laban sa climate change at hinihikayat niya ang mga kabataan na maniwala sa kanilang sarili. At nagpapasalamat siya sa kanyang mga taga-suporta at gagawin niya ang kanyang tungkulin bilang isang Miss Universe. First runner-up naman si Nadia Ferreira na galing sa Paraguay. At second runner-up naman ang pambato ng South Africa na si Lalela Swane. Umabot naman sa top 5 ang ating pambato na si Beatriz Luigi Gomez na pinahanga niya ang judges at audience sa kanyang Silent Killer Walk nang rumampa sa swimsuit at evening gown competition. Sa Q&A portion naman ay tinanong si Bea ng dating Miss Universe 2016 ng kanyang opinion tungkol sa mandato ng Universal Vaccine Passport at naniniwala ang dalaga na responsibilidad ng lahat ang public safety at sang-ayon daw si Bea na gawin itong mandato kung mapapagaan nito ang sitwasyon ng pandemya. Biguman na maiuwi ang dapat na ikalimang corona ng Pilipinas, marami pa rin proud sa ipinakitang performance ng Cebuana Beauty na nagbalik sa bansa ng new top 5. Kabilang na nag-congratulate ang Miss Universe judges at Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera. Gayon din ang mga Pinay Miss Universe title holder na sina Catriona Gray at Pia Wurtzbach. Binati din si Bea ng Malacanang sa kanyang pagbibigay ng kasiyahan at karangalan sa bansa at tinawag siyang isang inspiring figure. At nag-congratulate din ang Philippine Navy sa top 5 achievement ni Beatriz Luigi Gomez na isa ring Marine Service. At yun ang aking nakalap na impormasyon. Alinay Cayalala, nag-uulat.